Nung 16 years old pa ako, nakasanayan ko na matulog sa second floor ng bahay namin, kung saan isa lang ang kwarto doon. Halos kita mo ang buong barangay namin, at sa gilid ng bahay namin, may katabing palm tree, kung saan namin inilalagay yung antena ng television namin. Isang gabi, nagising ako ng mga 2:30 ng madaling araw. Dahil may narinig akong kumakaluskos sa bubong namin. At nakita ko sa may bintana ang puting damit. Inisip ko nang mabuti kung kanino yung puting damit na yon. E wala namang kaming nilabhan nung araw na yon. At inisip ko rin kung ano ba yung kumakaluskos. E wala namang dahon ng palm tree na makakaabot doon sa bubong namin. Kasi pinutol ni Papa nung araw na yon ang mga dahon ng palm tree para makabit namin ang antena. Halos 10 minuto ko tinitigan ang puting damit na halos nasa harapan ko. At dun ako nasindak dahil ang puting damit na tinititigan ko ay may mga braso na sing-itim ng baboy. Pati rin ang liig nito ay maitim at mabuhok. Kalaunan, nakita ko ang mga buhok nito. Gumagalaw ito na parang may sariling buhay. At halos namutla ako sa takot nang makita ko ang mukha ng tao na lumulutang nakalahati ang katawan. Labas ang mga matutulis ng ngipin nito na may mahabang dila. Halos hindi ako makagalaw at makasigaw sa takot. Aakmang pasugod na ang aswang na nasa harapan ko nang biglang bumalik ang lakas ko. Dali-dali akong tumakbo sa hagdan na halos tinunog ko lang ang 12 baitang ng hagdan namin. Tinadyakan ko ang pintuan ng kwarto ng magulang ko na para akong nag-raid sa pasugalan. Takang-taka sila sa mukha kong singputla daw ng bangkay. At tinanong nila ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko na lang na sa kwarto nila ako matutulog. Kinaumagahan ko na sinabi sa mga magulang ko ang nangyari sa akin ng mga gabing yon. Tinawanan lang ako ng mga ito at nananaginip lang daw ako. Sinabi ko naman sa kanila na 10 minuto ko tinitigan ng puting damit. Masasabi nyo bang panaginip pa rin ang nangyaring yon? Nabalitaan na lang namin na may isang inaswang sa barangay namin. At hindi na ako natulog pa ulit sa second floor ng bahay namin.